Morning! Pupunta kami ni Mami Nenet sa bukit. Naghahanda. Titignan namin yung mga nagtatrabaho. Ha? Ay, nag-ano ka na? Oo. Ito ang mahirap kapag walang lalaki sa bahay. Walang kasamang lalaki. Kasi pati gawain ng lalaki, napipilitan kami ang gumagawa. Kahit nung dalaga pa lang kami ni Mami Nenet, kami na ang ano talaga. Kaya sanay kami sa mga gawaing ano, gawaing bahay, gawaing panlalaki. Kasi laging kami ang nasa bahay. Kaming dalawa lang ang magkasama. Sa bukid. Oo. Ay, may bungay pa tola, oh. Hindi na nila nakita. Saan? Ay, oo nga. Wala na. Pati di ba may mga halaman dito na ano? Tignan nyo naman guys, ang hirap ng ano, mga magsasaka oh. Maaga pa lang, lulusong na sila. Tingnan ninyo sa init. Babad sila, pag biglang umulan, nauulanan sila. Napakahirap talaga ng buhay ng magsasaka. Pero napakababa ng ano, ng palay. Nag-stop na naman yung tubig niya. Oo, kapag alam na nilang ano na. Okay na. Okay na. Sayang kasi. Kagaling naman din ano. May araw, 3 days ata, stop. Tapos after 3 days, okay na. Mag-aano na naman. Mag-open na naman. Tingnan nyo guys, ang ganda dito ano. Ito ang buhay dito sa amin. Pagsasaka. Sa Nueva Ecija.
buhay magsasaka. Ganda, di ba? Ganda umaga, kuya. Kain po tayo. Sige po. Walang tubig ngayon. Kailan uli? Manila po ko pala tubig dito. Ay, ganun. Nagsara lang sila dyan. Punta doon lang. Bubuksan na alhan lang. Kunyari may delay. Maraming tubig. Matubig siya. Ito yung problema, oh. Pag yung ano, pag lumaki na daw ng kaunti yung palay, yung binhi, punla. Ito sabog tanim ito, eh. Oh, daming... Tapos kakainin ng kuhol. Ayan, kaya ano, hindi siya masinsin. Ayan, ayan, oh, nakikita niya yun. Parang kalbo-kalbo na yan. Okay. Yung matubig, oo. Kinain ng kuhol, yung ganyan. Ang palay niya, ah. Ano gusto ko? Pagawa yan. Oo, pagawa dyan. 350. Hindi, pagawa tayo mamaya. Tatlo. Tagi-tagi sa tayo nila nanay. Tinayo. Eh. Ayan, no? Oh. Oh. Kuhol. Maraming kuhol. Pero hindi po pwede ngayon na kumuha kasi ano, may gamot. Pero kapag yun daw ano, yun daw tubig eh tuloy-tuloy, pwede na. Ito kawawa, oh, kalbo na, nakalbo na siya, kinain ng kuhol. Pag titignan mo na ganito, kala mo wala siyang kuhol, eh, oh, pero meron yan hanggang doon sa dulo doon, yan hanggang sa dulo-dulo. Guys, oh, ang daming suso. Nakita, ayan, oh, dami, oh. Kinain na yung ano. Ayan, oh, kaya kinain na nila yung ano, sabog tanim. Puro suso pala yan, oh. Kuhol, sabi nila, kuhol. Kung nasaan yung mga pananim, nandun din sila, ayan, oh, kapal nila dito, oh. Oh. Kaya nakalbo na. Naku, maawa kayo sa ano, maawa kayo sa mga magsasaka. Dapat tumaas ang presyo. Nakakaawa ang mga magsasaka. Gastos, tapos yung dobli-dobli na pagod. Alam niya yun, napakahirap. Yan. Sa ilo ka naman sa Tagalog, yung tinatanim na nila yung mga bahagi na manipis, mga bahagi na makalubo. Yung mga nagbubunot sa bunla. Maaga pa lang, ano? Nagbubunot na sila kasi mamaya masyadong mainit. Kasi maanon mababa dun, eh. Tapos sa alak
ano yan, ilang buwan? Tatlo. Tatlong buwan, 100. No, 5 days. Maganda pag ganito, maagang lulusong. Tapos, ano, oo, hindi ka mahihirapan sa init. Pero pag ano, late ka na nalulusong, mainit na yun. Maaga ka rin iinitin. Doon din siya kung ano, kapal. Ito yung sprayer na dapat mabili. Magkano yung ganyan? Mas matagal ang buhay niyan, di ba? Yung gamit ni tatay noon. Si kuya gumagawa ng ano, pinapil. Wala pang trailer yun, ano? Wala pa po. May isang dato pag may trailer. Diyan makakakuha ng ararawan. Lulutang sila. Hirap pala, no? Ah, may palaka, oh. May palaka. Hirap pala kapag ganyan, oh, yung pagturo. Oo. Akin na nga lang para wala nang mawala. At nga lang ng mga dami. Ayun, nakahirap ng ano. Iba ang trabaho nito, tapos iba naman ang trabaho nito. Ano itong ginagawa nito? Ayun, ito.
basag halang. Itong isa? Linang. Ah, linang. Ayun, ang pagkakaiba niya pala. Kasi pagka nakadaanan na yan ng dalawang beses, basag halang yon. Yung pangatlo, linang na yon. Linang na yon. Ready na yun ang kanina. Oo. Bukas, alawa, pwede na kayo nagsabot. Ararawan, di bisok ko. Lalagyan sana na ararawan yan. Hindi nga ako nakatigim kahit isang piraso. Hindi ka naman nagbigay. galit nga si Ate Emma at si Nanay. Bakit hindi sila nakatigim? Ha? Ah? Bakit? Kaway nga nila. Isang piraso nga, di ako nakatigim eh. Galit nga sila eh. Kahapon maraming ararawan. Siyempre kahapon siya nabungbal eh. Oo. Ayun, ang dami oh. Malalaki oh. Urmuso ka na. Walang ano eh. Wala tayong support. Ayun oh. Doon mo muna ilagay. Nangunguha ng ano na yon? Kuhol si Mama Lab. Ay, buhay pa oh. May ano. Buhay pa siya oh. Magkakadikit sila. Bata pa no si Jerry no nakikita ko eh. Sa 29 na. Ano meron? Meron kain niya. Kainan. Go, go, Mama Lab! Siyempre, ito yung dinadaanan niya noon, ano. Emotional si Mama Lang.
naipon yung mga sasakyan ng ano, mga magsasaka dito. Busy ang bukid. Ayan guys, experience natin sa bukid. Naawa ako sa mga magsasaka. Kawawa talaga sa aming magsasaka. Sama na ako doon ngayon, ano. Babalikan uli namin mamaya. Ay, nasa lubong namin yung nagtitinda ng kabuti, guys. Nakakuha kami ng kabuti. Tapos, yung ano, nasa lubong din namin yung nagtitinda ng dalanghita. Dumaan kami dito sa ano, sa bakery. Kaya maganda dito sa ano eh, sa lugar namin. Halos lahat ano, mabibili mo na dito. Init sa bukid. Kaya, nakakuha kami ng ano, nasa lubong namin yung nagtitinda ng kabuti. Yung nagtitinda ng kabuti. Oo. Nasa lubong namin. Oo, nakakuha kaya. Nakakuha kami. Pero, oo. Pero sa gulay yan. Oo nga. Ay. Lalagyan ng ano, ng patola. Sarap. Naanuhan ko siya, yung motor niya eh. May carrier siya na kulay pula. Hindi ba sila araw-araw na nagha-harvest? Sabi niya nga, tinanong niya, sabi niya, gusto niyo ba uli bukas, ma'am? Sabi, dadaan ako sa inyo. Sabi ko, sana dumadaan ka lagi doon. Sabi niya, sarado naman lagi yung gate ninyo. Eh, kakabubusina ka, siyempre gate yun, lagi nakasara. Ay, ito na, lulutuin ko na itong ano, mushroom. Tapos lalagyan namin ng ano, miswa. Sa salt. Ano ito? Patola. Pero ba, ano, hinihintay ko ikang matuyo. Pero yung bata kayo na, hindi rin kayo nag-uulam ng ararawan? Nung bata daw kayo, nag-uulam ba kayo ng ararawan? Ayok. Guys, kain na tayo. Miswa, patola, saka mushroom. Tapos yung natira namin kagabi, guys. Iniwan namin ito, kala namin makakain namin kagabi. Hindi pala. Kain na. Si nanay hindi na daw makakain. Pagdating pa lang nag-shower na ako kaagad kasi sobrang init sa bukid. Saka pawis na pawis ako, bakit si Lynette hindi? Sobrang pawis ko. Mas marami akong cholesterol. Mas ikaw kasi lumusong pa. Wala naman akong activity na ginawa. Masarap kaya. Gusto ko nga na ano eh, yung talagang lusong. Tinatanggal ko na yung bota ko eh. Tinakot-takot naman kasi ako. At saka yung, di ba yung meron yung nakakasugat din yung suso pag natapakan mo, ano?
sa susunod, lulusong talaga ako. That's true. Sarap sa bukid, guys. Ang sarap magpahangin. Sariwang-sariwa talaga yung hangin. Parang walang nakamask doon. Sa bukid naman sila. Free. Oo nga. Tayo eh, nakamask tayong dalawa. Yung ano, yung huli namin kasama noon si Jerry, alam nyo ba nung nakikita ko yon, ano yun eh, bata pa lang yun, napatakbo-takbo dito, pabisibisikleta, ngayon mukha nang mas matanda sa akin. Puting-puti na yung buhok ano. Sarap ng mushroom. Tinatanong ni nanay kung araw-araw na nagtitinda yung mushroom. Araw-araw. Para bukas daw, bibili ulit tayo. Ito na guys, yung ibang mga ingredients, inilabas ko na rin. Dami oh. Ginamihan talaga namin ito nung namili kami ni, ano, ni Ate Cheng. Nagulat nga siya eh. Sabi niya sa akin, Mama, sige na, kumuha ka lang. Natandaan niyo, nung nagpunta kami ng, ano, ng IKEA, sabi ko sa kanya, dumaan tayo, sabi ko, ng, ano, ng Carrefour kasi gusto ko ka kung tumingin ng mga ayan o tignan ninyo ito. Ito yung onion powder na deform na doon sa ano sa box. Onion powder, tapos meron pa akong ano eh garlic powder. Ito na ilagay ko na pala dito. Yan, garlic powder ito dito ko na nilagay kasi 'di ba itong mga powder na ito madali siyang manigas kapag madalas na mahanginan. Tapos yung aking oatmeal, mas gusto ko ito guys, yung whole. Kasi kaya lang hindi ako nakabili ng ano, isa lang yata ito na nabili ko. Sayang, hindi ako nakabili ng marami nito. Mas gusto ko yung whole kasi parang kanin na rin siya eh. Ito yung cinnamon stick. Kumuha kami yung medyo durog-durog na kasi mas konti lang naman kami pag naglagay ng cinnamon. Ano ito? Ayan, garlic powder din it. Garlic powder. Kinumpleto na namin ito guys dahil sa pag-uwi din ni Papa. Curry powder ito. Yung ayaw ni Lynette yung amoy, sabi niya. Tapos, itong isa, cumin. Cumin? Oo, cumin powder. Cumin. Coriander. Ito yung cumin powder. Yeah. Tapos ito. Ito yung rosemary. Dalawang klase ito kasi eh yung isa yung buo-buo talaga siya yung ganun. Mix na kasi itong kinuha namin para hindi siya masyadong maaksaya. And sweet paprika. Yeah. Di ito gaanong maanghang. Yung ano, yung ito, black pepper full. Ayan. Kasi pag ano, i-convert mo linet nga, ano lang ito, 7 dirhams lang ito. Ayan. 7 dirhams times 12 ka muna dito. 70, parang mahigit na 100, parang mahigit 100 lang siya. Kung dito namin bibili nito guys, sa palagay ninyo magkano ito? Diba? Oo. Kaya malamang ito, mga nasa 200 na, no? Mga ganon. Hindi lang, mga 300 ka muna. Tapos, bay leaves. Yung ano, yung chili flakes. Ayan, mahal dito guys ang chili flakes. Kaya, sabi ninyo siguro, bakit napakarami namin binibili? Bakit napakarami namin idinating na ganito? Guys, kung dito namin ito bibilhin, masyadong mahal. Kaya mas makakamura kami doon at saka magagamit namin ito sa cooking segment namin ni Papa. Ito yung ano, yung stick naman. Ayan, cinnamon stick. Ito yung crust na ano, crust na black pepper. Fennel seed. Ito yung ano, ito yung peppercorn.
mixed peppercorn, star anise. Ay hindi, yung ano ito, yung cloves, ayan. Ito naman, sesame seed. Tapos, parang ano ito, paprika? Ano, biryani masala. Gamit ni Papa sa kanyang ano, biryani. Tapos ito, yung turmeric. Ayan. Ito, chili powder ito, dito na lang namin inilagay sa ano, sa... Ito naman yung ano, turmeric din. So, ready to use na talaga ito kasi nakalagay na sa lalagyan. Ito yung, tingnan natin, ha? Yun, iba pala ito. So, iba ko pa rin na ilagay. Ayan, cumin hull ito. Cumin powder, tapos cumin naman itong isa. Tapos, ito is chicken masala. Itong isa ay oregano. Ayan, guys. So, kompleto na kami ni Papa. Kinumpleto talaga namin yung gagamitin namin sa kusina. Sa mga bago po dito sa aking channel, ano po, mula po nang nagawa itong 4 years na balinat itong bahay? 4? Okay. Mula po nang nagawa itong bahay, 4 years na po itong bahay namin, mula po nang nagawa itong bahay, ngayon pa lang po kami mag-i-stay dito na mag-asawa. Ang nakatira po dito, si Mami Nenet at saka si Nanay sa loob ng 4 years. Umuwi lang po kami dito, magbabakasyon. Isang buwan lang po kami. So, yung mga gamit po namin na idinating namin, parang first time lang po yan na magkakaroon kami ng gamit dito sa bahay. Meron po kami mga gamit noon dito, mga panggamit-gamit pa lang nila Mami Nenet. Since dito na kami ni Papa, kaya nag-uwi na po kami ng mga gamit namin. Ayan na guys, inayos ko na. Sinunod-sunod ko na yung mga kailangan. Tapos gumamit ako ng ladder kasi maliit lang naman ako. Ayan na siya. Ito yung grocery namin, yung lagi namin inaabot. Tapos dito na lang din ako maglalagay sa gilid na ito ng mga condiments. Yeah, ito yung mga nilinisan ko na ng mga ano, paglalagyan. So yung mga marami, kagaya ng garlic powder, ayan, ito, lagay natin dito sa mas malaki, o kaya yung chili siguro, chili powder, nasaan ba yun? Ito, ito yon. Oh yes, tignan natin dito guys kung meron tayong ano, papakinabangan. Yan. So, ito, kunin na natin ito, paglalagyan natin. Ito, tapon na natin. Ah, paglagyan din natin ng ano. Yes, ito, gagamitin na natin. Ay! San pa? Ah, pwede pa ba ito? Yung mga ito, mga toothbrush, mga luma-luma siguro ito. Ayawan natin yun. Maingatan natin ang ating kaugnayan sa Diyos na yung Europa. Ngayon, paano gawin natin yan? Ito ang sinabi ni Pablo sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3. Madalas natin gamitin ito sa ministeryo. Ano yan, Aplan? Pero meron pa ba tayong mga liquid soap? Tulong sa atin. Na may ingatan naman yung liquid soap, yung ano, pagbinis, paghugas. Ano man yung gawin ng Diablo para masira katapatan natin. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3. At pansinin ko anong idinirin ito. Sa talata 16, ang buong kasulatan ay mula sa Diyos. Tingnan ang mga pakinabat para ito sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid. Pero ang puntong idiniriin natin dito ay para ito sa pagdidisiplina ayon sa kapatid. Baka naiisip ninyo ang dinidisiplina niyo siya gamit ang Biblia para magkaroon ng kaisipan ng Diyos. Ang tama rin na gamitin ng mga elder ang Biblia sa pagdisiplina. Pero gusto namin eh, na kapag personal kayong nagbabasa ng Biblia, hayaang disiplinahin ng Biblia ang inyong mapagdayang puso.
Ang Biblia ay parang salay. Kapag tinamaan ka sa nabasa mo, dahil mali pala ang kaisipan mo sa isang bagay, ano mang kaisipan na pwedeng maghihis sa atin at sumira sa katapatan natin? Tanggapin mo yun. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Ikaw lang at si Jehovah ang nakakalam mo. Binabasa mo, di ba? Lahat pwede. Alam mo? Ano bang kumalit ang pagka na-resmile ka? Ang sarap mong kausap. Naisip ko tuloy. O na? Ano? Boyfriend! Tigilan mo ko. Mabuti pa. Mag-practice muna tayo ng mga kanyang song. Ganda yan. Yoko ma. Daddy, i-play ko yung music sa website. Very good, Nico. I-ready mo habang pumipili tayo ng kanta. Dad, please. But ayaw mo kumanta. Hindi ko nag-feel. Bakit? Ang weird. Tayo garlic! Magkakantahan ng Kingdom Song. Baliktad. Na yun na guys, naayos ko na yung mga ano, yung mga sobra, doon ko nilagay para madali namin makita. Tapos dito sa taas, nilagyan ko din ng mga pangalan. Yung maramihan niyaan guys, kaya ano, nilagyan ko nilagay. So ito na. Umuulan na naman guys. Bulaklak ng ano mo, mangga. Wow. Kakapal ng bulaklak. Ang pineapple. Pineapple.